Eh kung ikaw kinalipan ka ng demonyo, anong tawag? Do you consider that as a Holy Spirit? Pag ikaw ay gumawa ng hindi magandang bagay, ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay magnanakaw, anong tawag sa spirit na yun? Spirit of? Alright. But the spirit of the devil. Okay? So dalawa ang pagpipilian po natin. It's either gusto natin, ang malait sa atin ay spirito na, holy, which is God, or the spirit of demon. So, hindi lang po iisang klase ng spirito po ang nandito sa atin, kundi, dalawa. Bakit dalawa? Ha? Because they're what? Meron silang agreement ng demon and God. Diba? Because the spirit of the demon, yan ang may power na magtama, mag-distract, ano pa? Ano pang ginagawa? Ha? It will make you think, ano pa ang ginagawa? Ng spirit of the demon, ano pa? Ha? Temptation! Okay. Ano po yung pinakauna kanina, sir? Doc? Na sinabi natin is the lust. Okay. Sinabi ni sir, the spirit of temptation is another, parang is another, ano lang lust, connected to the temptation, di ba? Okay. So, ngayon, the spirit of lust. Kung you are tempted, para magnakaw, sir. Ano ang tawag doon? Because this is one, another deadly sin. Kung tempted ka na magnakaw, ano po ang tawag doon? That is the spirit of? Ha? Greed! Greedy. Okay. Alright. Last, greed. Okay. Pangalawa na yun. Uy, kung sino yung gusto naman na maki-ano, dito maki-join, dito naman. Para at sisi masaya, dito po tayo. Ilapit lang po, kung gusto nyo po makipag-interact, kasi ang sarap sabihin may interaction eh, parang nasa school ako. Diba? Eh kung alam ko yung mga students ko nakikipag-interact, ang sarap-sarap po talaga, sa totoo lang, mag-interact ako. Dito po kayo na eh, dito po kayo. Okay, nabanggit na ni Dr. kanina. Yeah, spirit of lust. Yun po kanina, another temptation. And what you are tempted, and then, ano pa? Ang laman natin, that is the spirit of greed. So, pangalawa po yan. Okay! Alright. So, ngayon, isa pa. Pupunta pa tayo sa isa. Okay, nine. Since kanina, okay, yung last, napunta tayo sa greed. Ngayon, ano pang susunod? Pag greed, night, ito pagkain, pero hindi ka gutom. Anong tawag yan? Gluttony. Alright, that's it. Anything that is excessive is a sin. Anything that we take in na excess mismo is a sin. Katulad ng sinabi ni Doc. Di ba, Doc, hindi lang naman yung mga itinitake ang bawal eh. Yung mga drugs na katulad ng marijuana, sila drugs. But if you take it excessively, yun na yung bawal. Yung mga drugs, yung mga shabu, iba drugs din yun. Kaya kasi yung tinawag nila illegal drugs. Because of the content na nasobrahan. Once it's excessive, yun na po yung bawal. Ano pa na ay ang bawal? Bawal ay yun. Kahit na hindi ka nagbawa ng masama, pag ito ay nag-insist, hindi maganda ay yung isang sinan. Okay, and that will fall into lust. Lust po yun. Kasi parang na-o-object kasi ng bagay eh. Katulad niyan, nakita mo si Sir, nagwabuhan ka. Pero si Sir, mayroon na palang asawa yan. Pero the moment na na-excess, okay, in-excess kung ano yung obsession mo sa kanya, that's already called a sin. Kahit wala ka pang ginagawa, inisip mo ito lang. Ayan! That will fall into lust. Okay, meron na tayo greed, lust, gluttony. Ayan, every time na kumakain tayo, every time na nasobrahan ng cholesterol, kaya nga nandiyan si Doc eh. When it comes to nutrition, when it comes to balanced diet, kaya may daladala rin ako mga ano dyan, health products, because of that, kailangan po natin, kailangan yung balance eh. Dahil kung
nag-over ang cholesterol, nag-over ng fat, nag-over ng carbohydrates, nag-over ng kahit anong bagay na kailangan ng ating katawan, and that will become thin. Okay, gluttony. Ano pa? Ano pa? Ano pa ang mga deadly things? Okay, pag nakakita ka ng isang tao na parang mas maganda siya sa akin, jealousy. Okay, that's envy. Okay, it's envy, jealousy. Kasi pag nasobrahan ka, insecurity. Ayan. Kasi ito yung mga things na nakakamatay, pumapatay, or pinapatay. Di ba? Kasi ikaw, for example, nag-selos ka doon. Yan ba yung kasalanan ni Duterte? Ha? Kasalanan ni Duterte pumapatay. Okay, pupunta po tayo dyan. Pupunta po tayo dyan. Okay. Yung pumapatay, tutan nandyan na rin lang, di ba? Is it the best way to solve poverty? Okay, dyan po sa likod! Okay. Kung sinabi ni Duterte, anak, agay ni Duterte, ha? Dahil ako, di ba, sabi ko, sige, pagbabago, sure, pagbabago. Ito nagbago, nawala po ako ng trabaho, nawala po ako ng 250,000 pesos sa isang international company, dahil lang po dito, ngayon, wala na po akong trabaho, mamamalimot na lang po ako, hindi ko alam kung paano, pero God will provide according to Him. Okay. So, palagay niyo ba yung sinabi ni Duterte na the only way to solve poverty ay to kill the criminal? No. Okay, sinabi mo no, bakit? Kasi to kill people, to kill people, yun ay isang napakalaking katalanan. Kasi kung ang Panginoon na ay nag-kikitil ng buhay ng tao, bakit pa tayo yung kapatao natin na nakikitil ng buhay ng tao? Okay. Okay, biblical yun, ha? Bakit nga pala? Pero biblical din yung sinabi niya na pumatay ka. Okay? Pero tama yung sinabi niya. Tama po yung sinabi niya. It will not resolve the problem. Bakit? Kung pinatay niya ba lahat ang mga nagtitinda ng shabu, gumagamit ng shabu, namamatay tao, palagay mo ba? Wala nang buto? Wala na siguro mga squatter, wala nang mga nagpapalimot na katulad ko ngayon, palagay nyo ba? Palagay mo ba, may trabaho ako ngayon? Gusto ko magtrabaho. But I can just go there, para sabi na, Duterte, Duterte ako eh, binoto kita eh, kinumpanya kita eh, wala kong trabaho. Do you think bibigyan niya ako ng trabaho? Bakit? Hindi ako kilala at hindi ako taga? There you go. Now we have to live in reality. Realidad na po itong nangyayari. At sabi niya, lahat daw ng mga nakaupo dati, doon kay Pinoy, tatanggalin, mawalan sa bako, mas dumami ngayon ang gutom. Diba? Yung mga may pera lang, ang hindi kayo naman magumutom dahil, ha? Dati na may pera? Ha? Nakapag-ipon na sila sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan, kung ano man yun, corrupt. See? How deadly po ba? O sir, bakit sabi mo, na killing is not the answer to poverty? O yung iba, dito kayo! Dito kayo! Sige na, lakasin natin dito! Sige na! Kasi ang problema natin, ay equitable distribution of wealth. Ang kayamanan ay nasa kamay ng kaunting tao. 10% of the people owns 90% of our wealth. So talagang magkakaroon ng kayamanan. The solution should be socialistic, na may bahagi sa mga mahirap ang kayamanan ng bansa. Okay. So, ayun, socialistic, meaning to say, ano po ang ibig sabihin ng sinabi mong socialistic? Anong paraan para matulungan po tayo dito pamamagitan ng pagkikita ng buhay ng tao? Sir, ano? Ano po? Ikaw, sir, magbigay ka kahit isa lang na paraan para mawala ang poverty. Magbigay ka ng paraan. Okay. Bibigay naman ng trabaho na. Okay, fine. Diba? Yun ang dahil.